Kumising ka! Huh? Kumising ka! What? Ano nangyari? Naginip lang ba lahat yun? What's up guys? My name is John. At tayo nagbabalik pa sa panabagong episode dito sa server ng Kadacraft. So weird. So ayun guys, hindi ko sure bakit bigla na lang ang kakaiba yung panaginip ko guys na. Parang natapos ko daw yung base natin. Natapos ko daw siya i-build. Tingnan ko nga kung totoo ba. Totoo ba? Teka lang, totoo. Natapos ko. Ibig sabihin, totoo yun. Totoo yung mga nangyari. Pero bakit? Kasi si kausap ko. Tapos nung nga na-realize ko, kausap ko yung armor stand. Ni AC. Mukha ni AC. Ibig sabihin ba nun nag-hallucinate ako? Ha? Hindi ko alam kung ano nangyari pero it's so good guys na natapos ko yung base ko. Yeah, natapos ko na siya i-build and all. Siguro after nung ma-realize ko na kausap ko lang is armor stand eh, nakatulog na lang ako bigla dito sa kwarto. So ayun. Siguro dahil napaka-lonely ko dito sa server. Tingnan nyo naman guys, walang katao-tao eh. Talagang na-delusion na yata ako ha? Parang na may nakita na yata akong ilusyon. Ano ba yan? Grabe. Ay, uso na ba yung ilusyon ngayon? Bakit ang daming ilusyon na nangyayari dito sa Kadacraft? Hindi ko sure. Pero ayun guys, so hindi ko sure kung anong gagawin natin ngayon eh. Parang wala namang ganap, tapos ako lang tao dito. So ano bang gagawin natin ngayon? Ay, makalabas na nga dito. Ay, bakit tong ano ba yan? Bakit naman umuulan ngayon? Uy, and wow. Sino to? TenderJoncy, kailangan ko ang serbisyo mo, King Ebi. Wow, so may nangangailangan na serbisyo ko. Ano ba serbisyo yan, ha? Ah, baka building. Oo, kasi yun, doon lang naman ako magaling eh, sa pagbibuild eh. Hindi ba halata? Hindi ba halata, guys? So, ayun, baka kailangan tayo ni Kapitan King FB. Dahil siya yung captain natin dito sa Barangay Bayola, eh, mukhang kinakailangan niya tayo. Ayun, guys, so, pumunta na tayo doon. Kung saan man tayo gustong papuntay ni King FB at baka trabaho to guys, trabaho. Feeling ko trabaho to guys and feeling ko may ano dito eh. Kaching kaching pera. So mga sir, magandang umaga po, no? Magandang gabi. Kung anong oras nyo man po gusto. Kamusta po Kuya Joncy, Masta, pati Ken, ano pong balita? Kamusta po? Okay lang po ba kayo? Medyo chill po lang po ba kayo? Diyan, pasensya na po, di kami napag-provide ng tubig ah. Wag na siguro natin patagalin, no. Mamaya ka naman bigyan ng pagkain, dapat kanina mo pa binibigay 'yan. Oy, okay. Walang kwenta tong ano, nung tatawag eh. Straight to the point na tayo. Magkano po? Magkano? Magkano? Ano ba papagawa niyo? Yun po, kailangan po kasi namin ng statwa na malaki or dasalan para makapagsamon ng proteksyon sa syudad natin. So, kailangan ko po kayong tatlong malupit na tao para po mabuo po yung mga ganong klaseng proteksyon dito sa syudad natin. Kaya ang tanong ko po, magkano po ba ang sisingilin nyo sa akin? Unahin na muna natin si Masta na muna. Hingin muna kami ng 1 minute. Mag-uusap lang kami tatlo. Usap lang kami. Sige. Basta ano po i-describe ko lang po yung bibuild po. Isa po siyang parang statwa ng ulong dragon na may kapangyarihan. So, rest assured naman. Ulo lang po yon. So, ulo ng dragon. Ulo ng dragon. Okay. Sige, babalikan ko po kayo. Mag-usap lang po kayo dyan. Babantayan po muna kayo namin sa gilid. Kayo, ano? Hingin mo na natin ilang budget nila. Okay, nakapag-decide na kami. Magkano? Bale, baka meron naman dyan isang shulker box lang ng diamond. Kada ko yun. Sige. Medyo masakit yun ah. What if ganito nga lang ah? What if? Isang shulker ng ulo. Ang hirap nun. May tore na. Teka lang, kausapin ko lang po yung mga advisor ko. Pati ito. Boss. Sige, pwede po bang mag-down payment na po ako? Kasi
Wow. Payment. Wow. Mga ilan ba yan? Down payment. Down payment. Sandali. 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 Sandali ha. Pwede po bang ito na lang po muna ang ilapag ko? Ano lang po ito? Down payment lang po ito. Okay. Huwag po kayo mag-alala. Kapag nabuo nyo po yun, mas marami pa po kayo makukuha. Rest assured. Okay. Rest assured. Tingnan nga. Tingnan muna. Ay, mali. Sorry. Ayan. Ooh. Ayan. Oh. Ano, naniniwala na ba kayo? Dami naman to. Pwede na yan. Pwede. Pansamantala. Ano kung may makakasiguro na yung pagkatapos itong down payment, bibigay mo sa amin yung kabuuan ng bayad. Ah, sige boss, ganito na lang. Silver kasi yan, pati gold, di ba? Oo. Ngayon boss, ibabalik nyo sa akin yan kapag natapos nyo na. Okay, eto, kunin nyo na rin tong isa. Ah, kunin nyo na yan, nilalagay ko. Kunin nyo na yan boss. Uy, may nangungupit natin. Oy, may nangungupit dito. Yaman tayo. Nangungupit. May akot yung lugar natin. Nangungupit. Ay, na lang yung nasa kabila. Ganyan pala kayo kakurap pa. Ay, ano boss? Boss, goods ba yan boss? Goods ba yan? Paano ko masasiguro niyan? Ngayon pa lang may nanguha na. Sige. Ito na lang, boss. Ito na lang, boss. Dali nga. Boss, pwede bang kayo? Pwede ba lumabas muna yung iba kasi kailangan lang namin magkabutan eh. Medyo delikado yung mga delikado eh. Sige, may record. Sige. Una ka na lang, Kuya Joncy. Dito ta. Una ka na lang dito. Ito. Down payment. Mga boss, okay na ba? Ken, Kuya Joncy, pati Masta, okay na po ba yung down payment na po namin? Sa tingin niya. Ano, bagods na ba yan? Kasya ba ito sa materialis? Medyo madami naman eh. Parang yugi. Hindi, boss. Makukuha niyo dyan, boss. Sobrang dami. Oo. Boss, puro diamond kada coins makukuha niyo, boss. Isang bloke. Isipin niyo na kayo tatayo niyan. Boss, kahit pamanan niyo yan sa apo ng apo niyo, boss. Ibubuuin niyo lang yung mga bagay na hindi namin mabuo, boss. Parang bubuo lang kayo ng nasira. Alam niyo, boss, ang pinakamahirap lang naman buuin eh. Nasirang pamilya. Maliban doon, lahat madali na eh. May nakita pa akong... Parang sayang naman kasi may hawak pa siyang diamond kada ko yun. Parang kusin na. Kailangan kunin na natin lahat yun. Tara, kunin na natin. Mga boss, ano boss? Deal na po ba? Handshake na boss? Deal? Parang ano eh. Parang... Bitin ba? Bitin. Ay boss, parang, ito na lang mo kasi. Ito na lang yung hawak ko eh. Ito na lang oh, diamond. Sina lang talaga boss, wala nang iba eh. Ayun yung nakikita nyo kanina, boss. Ano lang yun, nag-glitch. Hindi, wala na. Oh, glitch na yun, may hawak ka kanina eh. Boss, wala na. Pakita mo ulit yung hawak mo. Para maniwala sila. Wala na. Tinapon ko na sa kanila eh. Boss. Wala na talaga. I promise. To the national capital of the Philippines, boss. Wala na ako talagang ilabas hawak. Ilabas mo na yung hawak mo. Ay. Boss, kahit ilabas ko lahat, boss. Wala nang diamonds talaga dito. Promise, boss. Wala na. Diamonds. Ito, diamonds. Pekayan. Ano, boss? Okay na po ba? Kasi makakasiguro naman po kayo, makakuha nyo po ang reward kapag nabuo nyo po. I-send ko na lang po sa inyo yung kailangan nyo pong gawin, mga boss, no? Ano? So, tama! Gina ba tayo? Gina? Okay, Gina ako dyan. Gina siguro, Gina. Palag na yan, palag na yan. Hey, boss. Okay, actually, pwede kayong, nasa na yung sekretary ko. Sek, ilista mo nga sa libro yung kasunduan. Lista mo dyan. Tapos, ganito ah, guys. Pwede kayo magsama ng ibang builder pero kayo na magpapasahod nun. Basta alam ko lang kayo yung mga malulupit. Ako na magsusulat dito. Okay, booking quill. Boss, palagay na lang boss nung ano. Palagay na lang ng mga pangalan niyo tapos i-assign na natin, no. Sa mga builder, boss, ito. Siya advice ko boss, dapat kunin niyo na 'to eh. May nangungupit na upal dito eh, oh. Pulis talaga eh, galawang pulis eh, oh. Tara, kunin na natin. Yung wasak naging 32 eh. Kaya nga eh. Makuha pa eh. Boss, ito, kunin nyo dito. Pag namatay ito, lalabas lahat ng coins dyan. Promise. Tara, patay na dito. Patay na dito. At nandito tayo ngayon, guys, sa lokasyon sa Japanese district kung saan ito yung pinapabuild na lugar sa atin ni King FB. Itong lugar na yan. So, may pinakita nga rin pala si King FB na parang schematics na yun yung ibibuild namin. At makikita nyo dito sa likuran ko, andi dito na lahat ng gamit na kakailanganin natin para ma-build yung ulo. Ayan, anong ulo?
Ayo ah, anong ulo? Ulo to, ulo ng dragon. Ayan o, oh, dragon head. So nandiyan dyan lahat yan. Pero syempre ngayon, hindi pa natin siya i-build kasi wala pa dito sila Master Cirque at si Ken. So bale, yun, tatlo naming pagtutulungan yung ulo na yun. And then, magkakanya-kanya na kami ng build dun sa idadagdag namin build dito sa gagawin nating watchtower na pinapakomisyon sa atin ni King FB. At dahil one shulker box and diamond kada coin yung ibabayad sa atin ni King FB, eh, I think kailangan nating tawagin ang protector ng Japanese district. Tama kayo guys, hindi nyo ba alam na may protector ang Japanese district? At malalaman nyo to kapag sinamon ko na yung protector na sinasabi ko sa inyo. So may instruction, may gagawin tayong mga ceremonies para maisamon natin dito yung protector na yun na sinasabi ko sa inyo. So sa ngayon guys, kailangan natin ng maraming dragon head. So paano tayo makakuha ng dragon head? Pumunta muna tayo sa end. Mag-end boss muna tayo. Kailangan natin maghanap ng apat na dragon head. Okay, tingnan natin kung may dragon head tayong naitago dito. Meron na tayong tatlong dragon head dito. Isa na lang. Isa na lang yung kailangan natin. Okay. So, tara. Pumunta tayo sa end, guys. Pero ayun, guys. Nakakatakot kasi naglag ako ngayon. Pero kailangan natin suungin yung panganib. Kasi kailangan ko isamon yung protector para lang talagang mababantayin niya yung buong Japanese district, no? Gaya ng gustong gawin ni King FB para sa amin dito sa Japanese district, eh yun din, kailangan gawin ko rin yung part ko as a citizen dito sa Barangay Bayola, diba? Oh, eto, meron agad dito. Tingnan natin guys kung meron pa tong head. Ayun, may head pa! Swerte! So diba, hindi na tayo nahirapan, may head pa tong nandito. Huwag lang mahulog, syempre. No! Saan napunta? Ayun! Yes! Kuha ko! Kala ko hindi ko makukuha eh. Alright, it's time to go back. At ito na siya guys. Ito na yung apat na dragon head na kailangan nating ilagay doon sa apat na shrine nitong ating base. Swerte pala, no? Buti na lang at gumawa tayo ng apat na shrine dito. Kung hindi natin matatawag si ano, yung ating protector na sinasabi ko sa iyo. So unang-una ay ilalagay natin siya dito. Yan, diyan sa ilalim. All right. Ilalagay natin yan diyan. Tapos yung dalawa ay dun sa kabilang side. Okay, ilalagay natin yan dyan. At lastly ay dito sa likod nitong pagoda na ginawa natin. Na ginawa ko pala. Ginawa ko. Hindi natin. Ginawa ko lang. Uh-huh. Okay, tapos ayun guys, hinintay na lang natin na dumating siya kasi naipadala na natin yung mensahe dun sa protector na sinasabi ko sa inyo. And then, hintay na lang natin siya dun sa may pagagawa natin ng watchtower na nandito sa part na to. Ayan, sa tabi ng business street. Natatandaan ko na. Ito yung business street eh. So, hintayin ko na lang siya dito. At sana dumating na yung ating kamahalan na protector. Sigurado ako guys matutuwa si King FB kasi ayun guys, sinamon natin yung magiging protector nitong Japanese district. Oh, nangyari!
At ito na nga guys, nandito na siya, dumating na ang taga-pangalaga at taga-protekta ng Barangay Bayola dito sa Kadacraft. At makikita nyo, ito siya oh. Ay, bakit baliktad? Yan. Meet Odin. Ang isa sa sinamon kong big black dragon na dumating upang iligtas or protektahan tayo dito sa Barangay Bayola. Kasi, ayun nga, nangangailangan si King FB ng tagapag-ngalaga nitong ano, nitong Barangay Bayola. At kung mapapansin nyo, napakalaki niya guys. Talagang sobrang laki niya and makikita nyo talagang tanaw niya lahat dito sa taas. Ayan, mapapansin niya, ayan yung KGT, di ba? So talagang kitang-kita niya lahat at siguradong-sigurado ko na mapoprotektahan niya tayong lahat. So ayun guys, so siguro naman deserve ko ang 1 shulker diamond kada coin, di ba? Tama ba ho? At sana naman ay tumupad si King FB sa usapan namin kasi alam mo na, sobrang wala na akong pera. Kung makikita nyo dito sa aking wallet, ayun na lang yung natitira sa akin. Oh my gosh, 33 diamond kada coin na lang. 6 na gold kada coin. Grabe. Grabe. I'm so poor. Kasi naman eh, sa dami-dami ng projects natin, may times kasi na tinatamad talaga akong mag-grind ng mga items. Buti nga dito guys, nasipagan akong mag-grind eh. Sa dami nung items na aking ginrind ko dito. And then syempre, hindi lang ito yung binild namin, syempre. Ay, hindi lang at syempre, hindi lang ito yung binild ko. Syempre, may binild din si Master Cirque at si Ken. Ayan, so makikita nyo sa ilalim nito, meron nakabuild dyan sa ilalim. Siyempre kasama na rin dun yung black ay yung dragon head na pinapabuild sa amin ni King FB. Kaya abangan nyo na lang sa mga kanya-kanya nilang video yung mga binild ni Masta at ni Ken doon. Dahil ito naman yung binild ko guys eh. Itong black dragon na to. So ayun lang guys and I think magpapaalam na ako dito. This is John. Paalam!